Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumairin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Samahan niyo na rin ako sa patuloy na pananalangin sa matibay nating kasama rito sa Quiapo tuwing Biyernes, alas 7, nagmimisa rito para sa kanyang patuloy na paggaling si Bishop Bacani. Mga kapatid, aminin po muna natin pagsisihan ng ating mga kasalanan upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinaglalaan mo kami ng kaukulang tulong na sa aming kahinaan ay iyong itinutugon. Ang iyong kaloob sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay makamtanawa namin ng buong kaligayahan. Sa pagtanggap namin ito, kami naway makapamuhay ayon sa inaasahan mo. Sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Sinabi ng masasama, tambangan natin ang mga taong matuwid pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa ating kaugalian. Ipinamamarali nilang nakikilala nila ang Diyos at sinasabing sila'y anak ng Panginoon. Sila ang nagbibigay sa atin ng mga problema. Makita lang natin sila'y balisa na tayo pagkat kaiba ang gawain nila't pamumuhay. Ang palagay nila sa atin ay mababang mababa at nandidiri sila sa ating gawain. Sinasabi nilang kaligayahan ang wakas ng matuwid at ipinagmamagaling na sila'y anak ng Diyos. Tingnan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin nating ibingit sila sa kamatayan. Yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Iyon ang usapan ng masasama, ngunit sila'y nagkakamali. Pagkat
binubulag sila ng kanilang kasamaan. Hindi nila natalos ang lihim na panukala ng Diyos. Hindi sila umasa sa gantimpala ng kabanalan. Hindi naisip ang magandang wakas ng malinis na pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos, hindi nabibigo ang mga nasisipayo. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisipayo. Nililipol ng Diyos yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisipayo. Tumutulong siya sa mga nasisipayo. Ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man sa tulong ng puon, agad maiibsan. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisipayo. Kukupkupin siya ng lubus-lubusan. Kahit isang butoy, hindi magagalaw. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas. Sa napakakupkup, siyang mag-iingat. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisipayo. Tumayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea, sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudyo roon. Nalalapit na ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus may pumunta rin sa pista, ngunit hindi hayagan. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Hayan, lantaran siyang nagsasalita, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakilala na ng mga pinuno na siya nga ang Mesiyas. Walang makaaalam kung saan magmumula ang Mesiyas pagparito niya. Ngunit alam naman natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya't nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula?
hindi ako naparito sa ganang akin lamang. Ang totoo ang siyang nagsugo sa akin, ngunit hindi ninyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa kanya, at siya ang nagsugo sa akin. Tinangka nilang dakpin siya, ngunit walang nangahas, sapagkat hindi pa niya oras. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po ay good morning sa inyong lahat. Malugod po nating sinasalo ang isa't isa sa maluwalhating pag-uwi sa tahanan ng ating mahal na poong Jesus Nazareno na tahanan din natin. March 15 po ngayon, araw ng Biyernes sa fourth week of Lent. Gaya noong nakaraang Biyernes, at sa mga darating pang maraming mga Biyernes sa ating buhay, ibinubukod natin ang araw na ito sa maigting nating pakikipagniig sa ating minamahal na poong Jesus Nazareno. Ang mga pagbasa po natin ngayon ay nagbibigay ng blessed assurance na kakampi natin ang Diyos. Usigin man tayo at dumaan sa gitna ng ating mga kaaway. Ayon po sa Aklat ng Karunungan, may pag-asang hatid ang pagkatalos sa lihim na panukala ng Diyos. May gantimpala ang kabanalan at may magandang wakas na naghihintay sa nagsisikap mamuhay ng malinis. Ayon naman po sa Salmong Tugunan, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Kukupkupin sila at iingatan ng lubos-lubos. Sa Ebanghelyo po naman, tinangkang dakpin si Jesus, ngunit walang nangahas sapagkat hindi pa niya oras. Ang oras para sa mahal na poong Jesus Nazareno ay hindi Kronos, kundi Kairos. Kairos. Sinusukat hindi sa paglipas ng kada segundo o minuto, kundi sa pagbubukas at pagkilos ng puso. Ito po yung Kairos. Yung nauna yung Kronos, yung lilipas ang segundo, chronological. Ang minamarkahan sa Kairos ay ang mga pagkakataong nagbabago ang kalooban. Hindi kailanman nagiging puro ngayon. Nakukulayan lagi ito ng nakaraan at nang hinaharap, lagi po itong nasa sarili niyang oras. Pamilyar tayo dito, ang tawag natin dito God's time. Ang laro pong ito o yung dynamics na ito ng nakaraan, ng kasalukuyan at nang hinaharap sa sarili nating puso't kalooban na kung minsan ay hindi natin magagap, ang siya ring nagpapatingkad ng ating pagiging tao. Dahil sabi nga ng salmista, nasisiphayo tayo, nai-in-despair, nabobroken-hearted, nawiwindang ang ating sense of time, nalilito ang ating orasan. Kung minsan akala natin oras na natin, hindi pa pala. Kung minsan naman akala natin hindi pa natin oras, pero oras na pala. Paano po natin nababantayan ang ating sarili sa mga galaw na ito ng ating puso't kalooban? Paano po natin pinahahanda
pinahahalagahan at pinaghahandaan ang pagdating ng ating oras. Huwag po tayong ma-indespair o masiphayo pag nabobroken-hearted tayo. Sa mga siwang po kasi ng basag na puso natin, lumulusot ang Espiritu Santo. Dito natin nalalamang nakapagmahal pala tayo. Kaya nga tayo nasaktan dahil mahal natin. Sabi nga po ng late Queen Elizabeth II, grief is the price we pay for love. Magdalamhati lang. Iyakan ang nawala. Huwag masiphayo. Pero kung humantong man tayo rito sa pagkasiphayo o sa despair, sa pagmamahal ng Diyos, mayroon tayong blessed assurance na hindi tayo mabibigo. Bantayan natin kung saan tayo nabigo. Sino ba ang minahal natin? Ano ba ang minahal natin? Ano ang binuksan nitong pagkakataon para sa atin? Hanapin lang ang liwanag na lumusot dito na maaaring maghatid ng bagong pananaw sa buhay. Hanapin ang pinagsisihang maaaring magdala sa atin ng pagtitika o pagpapatawad. Hanapin din ang lungkot na maaaring may kasunod na panibagong pakikipagsapalaran sa pagmamahal. Magbantay na mabuti dahil hindi lamang ang mga ito ang pwedeng lumusot sa mga siwang gawa ng pagiging bukas at broken-hearted. Sinasamantala din po ito ng evil one. Ganun pa man, minamahal kong mga kapatid, bilang mga tagasunod ng mahal na pong Jesus Nazareno at mga deboto, ang pundasyon ng ating buhay ay faith, hope, and love. Kaya ang papapasukin lamang natin ay ang mabubuti at magagandang posibilidad na maaari pang ihatid ng buhay. Bagong pagbabangong dangal, bagong pag-asa, bagong kaibhan sa dati. Sa huli, maghihilom tayo. Posible po yung healing. Gagaling tayo. At mawawalan ng puwang ang pagkasiphayo o despair. Ito rin ang tutulong sa ating humulagpos o kumawala sa mga negatibong pananaw sa buhay gaya ng there's nothing new under the sun. Lagi at lagi pong may bagong pagkakataon at posibilidad. May bagong biyaya at grasya. Maaaring ito po ang pinanghahawakan ng mga nagsisimba hanggat kaya nila. Alam nyo kung kayo ay tumatayo dito sa harapan, may mapapansin kayo, may mga nagsisimba ng makikita mo sila alas 4, alas 5, alas 6, alas 7, hanggang alas 9. Magtataka ka. Hindi pa ba sapat ang isang misa para sa kanya? Pero maaaring hindi nga, mga kapatid. Dahil paniwala niya at paniwala natin bilang mga deboto, may bagong grasya palagi. May bagong biyaya na maaari pa nating tanggapin
dito po natin mauunawaan ng walang paghatol ang mga debotong nagmamaraton ng misa. Dito rin natin nauunawaan ng walang paghatol ang mga hindi takot magmahal ulit. Ang mga nagagalak sa bagong pakikipagsapalaran sa pakikipagkaibigan. At ang mga excited na ma-meet ang mga hindi pa nila nakikilala habang naglalakbay sa buhay. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdalangin, minamahal kong mga kapatid, hilingin natin sa mahal na poong Jesus Nazareno na turuan niya tayong magmahal ng may pagtanaw sa kawalang hanggan. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa ating paglalakbay sa buhay, idalangin natin na pagkalooban tayo ng tapang na magsalita at magsikap para sa katotohanan. Sa bawat pagdalangin ng ating pong itutugon, Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ang mga kasapi ng simbahan, naway magsikap na palaganapin ang mabuting balita ni Jesus sa buong mundo. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Sa pamamagitan ng pagninilay sa pagpapakasakit ni Jesus sa krus, ang mga taong hindi sumasampalataya, naway manampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Tayo nawa ay magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ang mga may sakit at mga dukha, naway maranasan ang nagpapagaling at mapagmahal na presensya ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Sa sandaling katahimikan ay idulog po natin sa dambana ng mahal na pong Jesus Nazareno lahat ng dahilan kung bakit tayo naririto ngayon, kung bakit bumabalik-balik tayo kada Biyernes, kada Linggo, araw-araw, kada oras. Lahat ng nilulunggati ng ating puso at isinisigaw ng ating kalooban. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ama naming nasa langit, isinugo mo ang iyong anak upang magpakasakit para sa amin. Loobin mo na sa pamamagitan ng aming pananampalataya sa Kanya, malabanan nawa namin ang kawalan ng pananampalataya sa aming puso at sa aming paligid. Hinihiling din namin itong lahat sa pamamagitan niya na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
Tumayo na po tayo. Makipagtipan po tayo sa Diyos na kahanda na ang piging. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay siya nawang magpagindapat na kami maging lalong dalisay sa pagharap sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo ng lahat ng mga obispo't kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga mahal namin sa buhay na nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw. Lalo na po ang mga ipinagdarasal namin ngayon. Mga biktima ng giyera at karahasan. Mga bagong martir ng pananampalataya. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ng sambayanan, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Itinuring po tayo ng mahal na poong Jesus Nazareno na hindi na iba sa Kanya, kundi sarili niyang mga kapatid at mga kaibigan. Kaya po may lakas ng loob tayong tawagin ang Kanyang Ama na atin ding Ama. Ang
Hinihiling po naming kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Minamahal kong mga kapatid, nasa presensya po tayo ng Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ang
Announcement, ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang ating mga ministry, mandated organization, HDN at iba pang mga samahan ng ating simbahan sa ating pampamayanang daan ng krus sa darating na linggo, March 17, 2024, sa ganap na alauna imedya ng hapon. Magdala po tayo ng ating mga sariling krus. Mag-iisa po tayo. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos at mabibili sa ating Parish Finance Office. Ang Nazareno Medallion tuwing Biyernes at Linggo ay mabibili rin sa mga booth o tent sa may BPI Quezon Boulevard at sa Benedict Building, Ground Floor, Evangelista Street, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang mga oras po ng ating Finance Office tuwing Lunes hanggang Huwebes at Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4:45 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan po ng Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno,
ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2024-2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan para sa taong 2024-2025. Meron din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. Meron din pong matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sila ay makarating sa grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay makatapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School Facebook page. Para sa iba pang tulong, pang-edukasyon pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari niyong tawagan ang mga sumusunod na numero. 8733-9929 or 8244-5609 at 0966-211-2152. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang ay loobin mong bumagtas mula sa dati naming pagsuway na aming tinatalikdan patungo sa pamumuhay na iyong pinababanal. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, hinihiling at mga pinagsusumakitan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Matagpuan dinawa nila ang kanilang mga hinahanap. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad nang makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa sa paglalakbay po natin sa buhay, lumakad tayo sa liwanag, kapayapaan at pag-asa ng ating minamahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.